Annyeonghaseyo, welcome to Usapang Hallyu, where we talk about our favorite K-dramas and Korean celebrities. I'm Myla Torres, editor of HallyuDrama.com. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. I'm Hannah Petrache from HallyuDrama.com, your K-drama guide in the Philippines. Natatawa ko sa'yo, Hannah, kasi magayong mano. Ang hirap pa. Ako din ginaganong-ganon ko kanina sa para namamaga din yung mata ko eh. Dahil, oo nga. Dahil fresh na fresh pa po ang mga ano memories ng 39. Ngayong gabi lang natin pinanood yung ano finale ng 39. Bago natin pag-usapan yan, yung nakakalungkot, syempre, doon muna tayo sa masaya-saya, di ba? Yung pinag-usapan right. Pinag-usapan ng lahat. Okay, days, drama. Oo. 2-3 days na pinag-uusapan or trending. Eto, syempre, ano pa nga ba? Parang it's a big day for Son Ye-jin itong March 31st. Kasi bukod sa pagtatapos or finale ng K-drama niya na 39, syempre, kinasal na po si Son Ye-jin at si Hyun Bin, di ba? Yung congratulations! Favorite K-drama couple ng napakarami. Congratulations. Para namang mapapanood nila to. But best wishes. Lahat tayo masaya. Alam mo yun, parang kinilig dahil dun sa Chloe, ganyan. Marami talagang nag-shift sa kanila na sana maging totoo. And then, yun, nag-reveal na sila. Ang daming fans na naging masaya. Grabe, no? Ang couple na to. Kung iisipin mo, parang 4 years din tumagal, dama ba? Kasi 2018 sila nagsama sa movie, yung The Negotiation. Yes. 19, 20, 21, 20. Tama, 4 years. Mm-hmm. So after 4 years, eto na sila ngayon. Kasal na. Na parang di mo iisipin. Yung uncle ko nga sa States, the day na kinasal sila, hindi niya pala alam. Kakapanood lang niya ng Chloe. Tapos tinext, chinat niya ako na parang I just finished it in 2 days. Tapos sobrang maganda daw. Ganyan. Tapos so, sinabi ko sa kanya, actually, they got married today for real. Tapos, oh, really? Sabi niya ganyan. So parang siya, amazed, nakakatuwa. So, ayun. At syempre, nagbubuni ang ating mga friends from Edelweiss, Philippines, right. Ang mga Binjin. Talagang, ito yung pinakahihintay na event, I think. Event of the year. Oo, for the year, no, ng buong Hollywood. Dahil, A-list couple itong dalawa, di ba? And, napanood mo na ba yung, kasi, yun nga lang, di ba, ang natatawa ko yung natin ang damot nila sa photos. Sa totoo lang, tignan mo naman yung mga photos as in yung nirelease nila, di ba? Parang pre-na-photos. Sorry for the term na ang damot. Syempre, they wanted to be private, no? Pero dahil excited tayo bilang fans, gusto rin talaga natin makita kung ano yung itsura nila on the day itself. Kasi yung mga pinalabas or pinigay sa media na photos ay yun yung prenup siya. Dalawa lang talaga yung official na pinakita. Pero kitang-kita naman no na napaka-glowing nung dalawa. Si Son Ye-jin, hindi mo kakalayan na 40 na siya, di ba? Oo, totoo. At nakailang gown changes din daw siya, allegedly. At syempre, hindi ko naman memorize kung sino mga pero ang natatandaan ko lang si Vera Wang. Vera Wang. Tapos nakakaloka lang. Merong Vera Wang, may Elisab. May Valentino ba? Hindi ako sure kung yung kanyang after the ceremony na kasi nagpalit pa siya ng dress. Hindi ko lang alam kung yun ay Valentino. Pero alam naman natin, syempre, yung isang dress niya, dun sa, makita natin mamaya, yung sa photo na tatlo yun, yung, I think, sa prenup niya yun, sinuot, yung isang Valentino. Ah, okay. Kasi, pinost ng Valentino yung photo niya na yun. Congratulate din siya. And she was wearing a Valentino gown dun sa isang
prenup. Ayan, yung nasa gitna. Ito yung off-shoulder. Ah, yung nasa gitna, yun yung Valentino. Oh, yung parang lace, lacy-lacy. Ang ganda, grabe. Ayan, yung nasa gitna. Yung nasa right ay Ellie Sab, if mm-mm. I'm not mistaken. Or Vera Wang. Either Vera Wang or Ellie Sab yung suot niya dyan. Basta, but she looks gorgeous. Of course. At very happy. Pero ito nga, kani-kanina nga lang din, eh, tinitingnan ko yung mga, yung paring trending, di ba? The binging wedding. Pag tinignan mo sa Twitter, tas nandun na lahat yung mga videos, mga photos sa paparazzi. Natutuwa ko sa pagkapaparazzi kasi grabe yung zoom. Alam mo yun, parang naghahanap ka ng video, ganyan. Tapos parang, ang shaky ng video. As in, saan kaya nakapost ko patingi-tingi kasi noong una puro photos lang tapos sobra talaga ang lalayo pero parang everyday may mga lumalabas na mga bagong ano mas malinaw kahit papaano na videos galing na sa galing na sa guest yan siguro ng mga artista. Actually mukha siyang ano Hana mukha siyang paparazzi shots pa rin pero sobra sigurong ano ang ganda ng mga lenses nila kaya nakuna nila ng ganun pero hindi pa rin kasi siya ganun ka clear eh kasi kung guest siya I think mas clear pa like this one. Ito. I think paparazzi pa rin to eh kasi hindi pa rin to gaano ka clear eh and ang amazingly no ang dami-daming artista ang sabi nga nila Beksang Awards Beksang. Beksang Awards daw kasi andyan sina Gong Yoo, 'di ba? Sobrang star-studded. Tapos singer si Gami, tapos si naalala ko si Jang Dong-gun talagang naalala Jang ko. A-listers talaga. Gong Yoo-jin na nakakuha ng bouquet. Yes, nakasalo ng bouquet. Si Ate Yoo-jin na best friend syempre ni ano ni isa sa mga best friends ni Son Ye-jin. And parang kung gusto man niyang ikasal, parang dapat na ikasal na siya kung gusto man niya, 'di ba? Parang may nabasa ako na ikakasal din niya ata siya. April Fools 'yon. Iniisip ko April Fools. Alam mo na. It's April. Oo nga pala. Kala ko totoo. Hana, nakita mo ba yung mga video na lumalabas? Kasi paunti-unti, di ba? Yung lumabas si Yun Bin, yung sa walk niya. Parang kanta ng Queen yung tumutugtog. Tapos si Son Ye-jin na, kasama niya yung father niya. Can't help falling in love na. Wow, ang ganda. Right. Tapos may lumabas pa na I think pinost ito ng Jenny House yung parang sa ano yun, nag-aayos ng hair and makeup ni Son Ye-jin. May pinalabas silang video sa Instagram nila na ano yung vows nung dalawa. Kaya lang ko tol. Nakita ko yun. Sobrang cute ni Son Ye-jin. Kasi parang chagya. Ganun yung chagya. Anyong. Cute. Parang ang kulit. Parang hindi mo. Kasi syempre napaka-private nila. Wala. Ang alam lang natin sila, di ba? Tumagal ng ano ba? Officially parang 2 years sila no. Kung after Chloe parang officially 2 years sila bago kinasal. So parang wala tayo talagang nakikita na sweet sila na magkasama sila yung mga paparazzi ghost photos nila. Paparazzi yung photos than usual. Yung pinaka popular yung grocery. sweet. In grocery we trust. Ang yun ang battle cry ng mga Binjin fans nung hindi pa confirmed yung dalawa pero nga, 'di ba ang galing lang ang grabe ang visuals nila parang kung magkakaanak man sila 'di ba parang wow right and ang gwapo tsaka ganda kasi talaga nilang dalawa. So, imagine na lang the baby or babies if they have something sa future, ganyan. And ito nga, ang ganda rin nung tignan mo yung design nung
nung mismong wedding. Uh-oh. Sobrang dami ng flowers. Ewan ko, parang feeling ko, simple lang nung setup. Simpleng expensive siya. Parang ganon. Elegant. Oo, ang ganda. Eh, di ko lang alam kung totoo, pero may nagsabi na meron silang short performance, parang nagsayaw daw si Yun Bin. Hindi ko ma-imagine si Yun Bin na nagsasayaw. Pero kasi, yung mga picture na pinapakita na, well, pwedeng sumasayaw siya doon, hindi natin alam kasi picture nga lang siya. Tapos si Son Ye-jin din, parang meron din yung parang hawak niya, yung skirt niya. Hindi ko alam kung sumasayaw ba siya doon. Pero yun yung sabi. So, parang yung gaya na sinabi mo, na simple siya, kung tutuusin, simple pero elegante. Tsaka ang gusto ko dun sa wedding nila, parang, ano tawag dito, parang hindi siya ganun ka-stiff. Yung usual kasi like, yung mga usual na Korean weddings na nakikita natin, yung sa loob ng hotel. Yung parang mayroong mga typical na ginagawa. Ito parang they're just having fun dun sa wedding na yun. Ayan o, ang cute o. Kung paano tumingin si Yun B sa kanya. You can just imagine, no, kung gaano kasaya sila dun sa parang ano na, parang reception na after the wedding. Kasi close friends and family nga yung nag-attend. Hindi siya yung tipong open sa maraming tao. Pero yan, congratulations at best wishes kay Son Ye-jin. Dun muna tayo nga sa masaya. Ito na. Pag-usapan na natin ang nagpaiyak sa atin. Diba? 39. Ako naman, 39. Mm-hmm. Ano bang masasabi ko? Parang, ako naman kasi parang in-expect ko na nakakaiyak talaga yung finale. Kasi alam naman natin, episode 2 pa lang, diba? Na ano yung mangyayari kay Chan Yong. Yes. Pero hindi ko in-expect na maiiyak ako. Na nakakaiyak pa rin siya. Diba? Oo. Totoo. Ang dami kasing, ano, maging spoilers ba tayo rito or what? I think okay lang. Sige, ang spoiler po dito ay namatay po si Chan Yong. Hindi. Okay, alam naman na nila yon. Episode 2 pa lang kung napanood nila. Pero maganda siguro yung kung paano pinaghandaan yung death. Although ang dami talagang masasakit na nangyari dito sa last 4 episodes since yung final na usapang Hallyu natin sa 39. Parang ang dami talagang nangyari na parang tungko sa buhay nilang tatlo. Sa buhay nilang lahat. And then talagang nag-focus kay Chan Yong sa last episode. At sobrang nakakaiya kasi siguro ang pinaka-una nagsimulang kumirot yung dibdib ko nung nag-prepare siya nung para sa Columbarium. Yung sa Columbarium. Right. Sa Memorial Hall. Tapos yung nagpa-picture siya, mag-isa ang sakit. Parang, kasi diba, alam natin, yung pag nanonood tayo ng mga Korean dramas, yung palaging pinapakita nga yung portrait, diba? Tapos alam mo na, nung nagpa-picture siya na parang mag-isa siyang nagpunta doon, tapos yung pinagbawalan siya mag-smile kasi yung pagkakasabi niya doon sa photographer is para siya sa ID picture. Ang sakit. Tapos sarang doon siya nagsimula ring medyo makita mo na nade-depress siya. Yung wala siyang ayaw niya lumabas, ganyan doon na. Tapos, nung nag-prepare ng brunch. Siguro doon ako pinaka-umiyak. Yun din yung tama, yun din. Doon din ako naiyak doon sa brunch. Kasi, di ba, nag-prepare siya nung list ng mga gusto niyang magpunta sa funeral niya. Pero, naisip nga niya, no, parang, hindi na nga, sino ba ang makakapunta sa sarili mong funeral? Pero parang na-ready na niya rin yung sarili niya kasi at least nakita niya yung mga taong malapit sa kanya, yung mga taong nagmamatter sa buhay niya na nagsama-sama. Tapos parang yung speech niya dyan, grabe. Yung speech niya dyan na, ano yun, parang, it's enough for me. Ito na, parang okay na ako. Parang kahit nga maiksi lang yung buhay niya, nakikita niya na minahal siya ng pamilya niya, minahal siya ng mga magulang niya, minahal siya ng mga kaibigan niya. Parang okay it's na quality siya. Over quantity daw. Parang ganun. Kasi she's living the life daw nung half
nung mga kasama niya doon sa ano. Tapos parang naiyak lang ako nagsimula yung parang sinabi niya, 'di ba, na parang kung iisipin mo nga naman kasi 'di ba, parang morbid ng usapan natin. Pero pag funeral, 'di ba, biglang doon sasabihin ng mga tao yung parang oh, mabait siya, she was a good friend, ganito ganyan. Pero syempre hindi na maririnig ng taong wala yung sinasabi mo, 'di ba? Even though you are very sincere about it kasi minahal mo naman yung tao. So parang dito nung iniisip ko siya na parang alam mo yun, ano kaya yung feeling ng mga tao sa paligid niya na alam mo yun, kakausapin siya ganyan, and then knowing na mamamatay, alam mo mamamatay na siya ganyan. So parang wala lang, dyan ako nagsimulang umiyak, and then although sinabi nilang lahat, 'di ba, na hindi naman sila umiyak during that day nung nagkita-kita sila kasi over nga, the branch. Oo, parang ready na sila eh. Ni ready sila ni Chan Young din, 'di ba? Saka 'yun nga yung sabi mo, parang yung hindi na naririnig ng mga patay yung mga magagandang sasabihin during the funeral. Pero ito parang yung sinasabi nila na parang you can't do anything anymore for the dead. So itong si itong mga kaibigan niya, at least na paramdam pa nila or nabigyan siya, ang tawag nila is brunch, pero actually, 'di ba, ito yung if nagkaroon ng funeral, ito yung mga taong gusto niya talagang makasama doon. Oo, parang eulogy, 'di ba? Yun. Pero buhay siya, narinig niya nakita niya kung yung mga precious na tao sa paligid niya. So sobrang naiyak talaga ako sa part na 'yan, as in. Oo, ang galing-galing ni ano, no? Ang galing-galing ni Mido. Mido and Son Ye-jin talaga nagdala yung friendship nila. Actually yung hindi na nga friendship yung sisterhood. Yung hanggang sa dulo parang inako na nila yung responsibilities ni ano ni Chan Young bilang anak doon sa mga magulang niya, 'di ba? Yung every year bibisitahin for birthday, bibigyan na regalo, parang i-set ng medical, parang check-up. Annual medical checkup. Yung ganun, parang, actually, awang-awa rin talaga. Ang pinaka-awang-awa talaga ako dyan eh, sa magulang. Oo, totoo. At saka kay Jin Sok. Oo, na-appreciate ko siya dito sa mga bandang. Na-appreciate ko siya bandang dulo. Kasi nung umpisa, di ba, antagal mo kasi. Para hinintay mo pa yung ilang taon na na wala kang ginawa. Pero na big yung relationship nila, ginawa niya pang other woman. Pero at least may redeeming factor silang mag-asawa, siguro. Pati yung wife niya, di ba, nung nag-agree ng divorce, na parang naging amicable naman sila sa isa't isa. And then, parang nung nagkausap din si Chan Young, tsaka yung wife, naging maayos naman yung pag-uusap nila, di ba? So parang ako, okay na rin na na-resolve yon yung part na yon, kasi di ba Chan yung wanted daw na mag-end sila as friends ni Jin Sok. Kaya lang si Jin Sok parang talagang hindi, ayoko talaga ganun. So na-appreciate ko na he stuck to her till the end, na kahit ayaw magpakasal ni Chan yung sabi niya parang divorce ka na nga, widower ka pa. Parang medyo harsh siya doon sa part na yon. Nakakaawa lang siya nung yung pinifix niya yung Christmas tree mag-isa kasi pinangako niya kay Chan Young na every, di ba sabi ni Chan Young, every year parang mag-decorate ka ng Christmas tree. Tapos so ginawa naman niya. Tapos, ang galing ng artistang to talaga, no? Bilib ako sa kanya. Oo, ang galing-galing. Ito kay Winsock. Sobrang nakakaiyak. And ano mo, na-realize ko, diba, na kasi akala ko idadrag nila yung death ni Chan Young till the end, dun sa last few minutes of the episode. Pero tinapos nila sa gitna. Kasi yun nga, tama, parang more nag-dedicate sila ng time para ipakita kung paano nag-move on yung mga characters from her death, diba? And come to think of it, na parang yung mga bilin ni Chan Young sa kanila help them to move on, even though it's a little difficult, especially for Mijo, nung lalo na grabe yung pinanood niya yung video. Ayan na grabe naman yung pangalawang pagkiyak. Parang,
parang si Mijo talaga yung isa dun sa mga, kasi parang si Mijo talaga yung pinakahirap mag-move on, no? Oo. Kasi yung pinakita yung parents ni Chan, yung parang kahit papano okay na sila, tapos si Jinsook kahit papano okay na sila, pero si Mijo talaga yung ano, yung nahirapang mag-let go. Mm-mm. Kasi hindi niya parang ayaw niyang panoorin yung movie. Mm-mm. Siguro she felt like pag napanood niya, no, napanood niya yon, parang it's the last time na makikita niya si Chan-yong. Oo, tama. The same way na nung titingnan na nila yung casket, 'di ba? Umatras siya. Hindi niya kayang tingnan kasi siguro para sa kanya, parang pag nakita niya yung friend niya na napatay na, it means talagang wala na, 'di ba? Yung parang gusto niya sa memories niya buhay pa, I mean, at least sa memories niya yung buhay na Chan yung naaalala niya. And right. Pero nag-breakdown siya dun sa ano eh. Dun sa surprise gift o surprise video ni Chan yung na nakakaiyak naman kasi talaga. Iyon yung yung unang iyak ko dun sa brunch. Sa brunch. Yung pangalawang iyak ko dun sa ano. Dun sa surprise video. Oo. Ang hirap. Naiyak pa rin ako ng pinag-usapan. Kasi it's been so long na nakapanood ako ng ganitong klaseng K-drama na parang real ano siya eh. It happens. Yung mga circumstances, it really happens in real life. It's not like, kunwari, kapag nanonood ka ng fantasy drama. Tapos, fantasy yung theme pala ng drama. Tapos may namatay na character, di ba? Kasi you know, it's fantasy, ganyan. Pero dito kasi sa 39, it's close to our age. It's too close. Parang ganun yung iniisip ko. Exactly. At saka, sobrang buhay yung mga characters dito. Na, ang funny kasi, parang kanina, iniisip ko lang, parang hindi ako umiyak, no? Hindi patay si John Mido. Nag-attend pa nga siya ng kasal ni Sam Ye-jin. Iniisip ko yon. Para lang ano, hindi ako maiyak. Pero kasi nung nakikita mo na yung characters, kung paano sila nag-deal with yung death ni Chan yung nakakaiyak kasi talaga. Nakakaiyak. Yung parang totoo talaga silang mga tao na ayan na naman. mapanakit na. Alam mo, grabe talaga. As in, nung ginagawa nila ni Joo Hee yun, yung pagpo-photo na yan, yung parang, kasi diba, it came after dun sa sinabi ni Mijo kay Joo Hee na nag-picture si Chan yung mag-isa for her portrait daw, ganyan. Tapos parang, si Joo Hee, she's really doing her best. Alam mo yun, kasi ganun siyang klase ng tao. Pero alam mo kasi kung ano yung purpose nun eh. Kung saan eventually mapupunta yun eh. So, parang, ang sakit-sakit lang din talaga na you're really preparing for your death. Alam mo, it will come. It will really come. And ang daming beses na ang morbid magsalita ni Chan Yong. Kaya medyo sinasabihan siya ni Mijo na ayan ka na naman. Parang don't say it, ganyan. Tapos pinipigilan na lang ni Chan Yong yung sarili niya. Although may one time, di ba, na sinabi sa kanya ni Mijo na, oh sige, let it out. Parang anong tawag mo doon? Cheat day mo ngayon. Ganyan. Pero gusto ko talaga dun sa ano pala din sa yung sumulat nito nag-direct no, yung napaka-realistic nung approach nila sa death, yung lahat ng mga nangyari, like yung si Mijo, yung every time nagre-ring or naka-receive siya ng text, yung sobra siyang anxious na baka may nangyari na kasi nga 'di ba they're expecting na nga na ano, na mamamatay si Chan Yong or hindi na maganda yung ano niya, yung health niya. So parang, di ba parang in real life, ganun din pag mayroong may sakit. Tapos parang every time, ano, maririnig mo yung cellphone na mag-update, parang sobra kang anxious. Yun pala, kahit ano lang, parang si Chan Yong lang pala yung nag-text sa kanya na parang do this, do that, parang nagbibilin lang naman. Tapos until nakita niya na si Jinsook na yung tumatawag, alam na niya. Hindi pa niya sinasagot. Alam na niya. So, and sobrang nag-hesitate siya. At hindi na nga pinakita eh kung sinagot niya ba talaga yung call. Kasi
parang alam na niya na, na oh, si Kung oh. Hinsok na yon, wala na, diba? Oo. Oh, oh. Tama. Wala lang. Ang daming heartbreaking scenes talaga na parang kung merong death na nangyari sa iyo na recent, sobra kang matitrigger yung mga luha mo dito sa palabas na to. And ano pa ba yun, yung gaya ng sinabi ko, yung parang si Mijo ayaw niyang makita na patay na yung ano niya, yung friend niya. Mm-mm. Parang hindi niya magawang mapanood yung movie kasi mm-mm. feeling niya yun yung last time na makikita niya, parang ayaw niya mag-say goodbye, yung mga mm-mm. ganong bagay. And even yung palang ano, yung lasing na lasing siya tapos tinatawagan niya pa rin yung number ni Chan-yong, hoping na baka siya yung sumagot. Oh, parang ganyan din, ha? Parang kapag mm-mm. may nami-miss kang tao, yung mga drunk texting or drunk mm-mm. calls, diba? Yung mga ganun. Oo. Well, in this case, syempre, hindi na siya masasagot. Ang lungkot lang. Pero, ano pa ba mga pag-usapan natin dito sa finale, yung ang masayang part, eh, mukhang mm-mm. nagkatuluyan naman si Joo Hee at si Yeon. Oh, Yeonju, tama ba 'yun ba yung Yeonju? Yeonju ba? Yeonju. Oh, 'yun. Basta si chef ay nagkatuluyan naman. nag-pay off yung efforts ni na tumulong ganyan. Pero siguro kasi nga alam mo 'yon, 'yun din yung wish ni Chan-yong, 'di ba? For Joo Hee na parang magkaroon na ng love life ganyan. So, ang cute lang nilang talagang dalawa. And ang nakakatawa till the end nga daw, parang pinupush, 'di ba? Na parang tinitis na parang, "O mag-propose ka na, may ganung na." Nasa harap nila si Chan-yong, nandun sila sa anong tawag mo doon, sa columbarium. Oo, na parang kulang na lang sumagot si Chan-yong. Kasi ganun pa rin yung banter nila. Parang walang mm-mm. nagbago. It's just that dalawa na lang sila doon. At ito pala, akala ko actually i-end nila ng may wedding or what. Pero okay din na nagkaroon lang ng discussion on the wedding. At mukhang aampunin nila yung isa doon sa kid. Yung kid. Sa yung favorite ni ano. Yung favorite kid ni Mijo. Diba? Which is very nice. Nice. And mukha rin namang may kahit papaano nag-improve na yung relationship ni Son-woo mm-hmm. dun sa tatay niya. Mm-hmm. And yung kapatid niya dun sa tatay, 'di ba? Kasi pinakita dun na mukha namang magiging okay sila. Oo. Tama. So, na-realize ko actually, iniisip, pini-figure out ko kung sino yung actress. Na si Ahn So-hee pala siya ng Wonder Girls. Familiar talaga tong girl na to. Tapos eventually ginoogle. Ginoogle ko. Si So-hee ba to? Pini-figure out ko talaga yung ganyan. Tapos yun nga, si Ahn So-hee nga siya ng Wonder Girls. Parang galing, nag-improve siya na sa pag-acting niya. So, and yun. And marami rin siyang screen time, diba? In-explore din yung story niya. Yeah. So, ayun. As gusto ko yung part na na-encourage siya na mag-play ng piano again ni ni Mijo. No? Ang galing nun. Tama naman din yung pagkaka-explain sa kanya ni Mijo na parang kahit ako pag-aralin ako, hindi naman ako ganyan magiging magaling. Yung mga ganun talent din na namamana. Yes. Diba? Oo. Tapos ano pa ba yung magandang part? Yung kinonfront, 'di ba? Yung parang medyo na ano tayo doon sa nanay ni Mijo doon sa previous natin na 'di ba? Tapos ang binigyan niya ng yung unay na anxious siya dahil pinapunta ng creditor doon sa clinic niya ganyan. Pero nung nag-consult siya sa mom niya ganyan, and then nung nakipag-usap siya doon sa mga friends niya, 'di ba? Ang galing lang nung part na she took her stand doon sa biological mom niya, which is medyo ako doon nung una, parang ano nga ba talaga yung dapat mong gawin kasi biological mom niya talaga yon, 'di ba? Pero nung inaktuhan siya ng ganun na parang
she doesn't care about her at all, 'di ba? So parang mahirap talaga kasi biological mom mo 'yon, pero yung sasabihin na dahil pinanganak kita ganyan, 'di ba? Tapos sarang siya, hindi eh, pinalaki ako ng mga magulang ko, tapos ine-extort lang. Grabe, extortionist lang pala. So ang galing, tapos naka-red pa talaga siya na damit noon, 'di ba? Palaban. Palaban. Palaban, oh, si Mija doon. Kinat off niya na talaga. Oh, ang maganda lang kasi na-wrap up naman nila ng maayos. Mm-mm. No, yung storya. Right. Oo, yun yung gusto ko. Yun nga lang, yun, parang bittersweet. May mga parts na happy, pero mm-mm, syempre, yung pinakasad, yung may dalawa na lang sila. Yung malungkot talaga, yung naglalakad sila na dalawa lang. Oo, yung dalawa na lang sila. Mm-hmm. Hi. Basta, ang iniisip ko na lang si John Mido nasa wedding ni Son Ye-jin. Buhay po si John Mido. Buhay po siya. At mm-hmm, ano, silang tatlo ay nagkaroon ng reunion sa wedding. Sa wedding ni Son Ye-jin. Oo, masaya sila talaga in real life. Ayan. Oo. Ayan talaga naman. Ayan na naman yung mga mapanakit. Sana, sana naman next project ni John Mido. Please naman. Something, ano naman, medyo hospital play-ish naman, yung medyo light-light and uh-oh, funny. Pero, ano, at least dito sa, talagang dito sa 39, na-stretch mm-mm talaga yung kanyang, well, ano naman eh, veteranang theater actress. So, right, wala namang question dun sa kanyang, ano, acting. Pero mm-mm, at least dito na mainstream, napapanood na siya. And mm-mm, talagang mm-mm napatunayan na ano, ang galing niya talaga. Mm-mm. At yung mga ano ah, ang galing talaga ni Son Ye-jin. Ay naman, ang galing. Basta lahat sila magagaling dito sa ano, sa drama. Actually, yung, na to. Yun yung wala kang mapipintasan dito sa drama na to. Parang, mm-mm, there were, for me ah, there were some parts or there were some scenes na parang sobrang haba. Yung parang mm-mm feeling ko na stretch or mabagal yung pacing, pero wala mm-mm akong mapupula. Ano ba? Mapupulaan. Wala kang mapupulaan dun sa acting nilang lahat. Magagaling mm-mm sila. Especially uh-oh yung three main characters, yung tatlong babae. And nakita ko lang, sabi ni Son Ye-jin, parang yung description pala niya dito sa drama na to is womans. Kasi madalas nating naririnig yung bromance, di ba? Ito naman, womans. So sa mga, ano, sa mga naghahanap ng womans, pwede ito mm-mm kasi actually yung kanilang relationship more than friends. Uh-oh, talagang sisters yung turingan nila. Mm-mm-mm. O mga 'di ba yung tawag nila sa ano, mom ng bawat isa. Mm-mm-mm-mm-mm. So yon. At medyo ito pala, medyo share ko lang, natawa ako kasi 'di ba sinabihan ni Chan yung si Mijo, si Mijo na dapat daw bigyan yung mom niya ng something expensive during her birthday. And natawa ako kasi Valentino. Valentino. Nakita ko rin yon. Wow! Ang saya niyo maging friend. Talaga, the joke lang. Actually, flex na flex ang Valentino, di ba? Yung nung nag-clubbing sila, mm-mm-mm-mm, yung in-read sila ni Mijo, syempre nag-shopping sila. Saan pa haba kundi sa Valentino. At ang mga bags. Ang mga bag ni Son Ye-jin dito, syempre, Valentino. Oo, grabe. Sa akala ko yung something expensive doon, yung check-up, di ba yung medical akala check-up? Akala din, akala ko yun na yung expensive kasi sabi ni Chan Yong, di ba, yung the most expensive one, yung check-up na ginawa natin, yung the most expensive. Akala ko, but no, may Valentino pa rin. Ay, naalala ko na naman tuloy. Patalon-talon ako doon sa mga naalala kong eksena. Gusto ko rin pala yung part na nagbasag sila ng cake. Alright, yung cake. Para makuha yung cake ng nanay ni ano. Naloka ko. Tapos naging viral sila. Sorry. Parang it's very modern. Natawa din ako doon kasi parang sino bang gagawa nun? Tapos... Oo. Tapos naghintay sila sa labas. Naghintay pa sila ng pulis. Sila yung nagsumbong sa mga sarili nila. Tapos sabi tuloy ni Mija, it's not a prank. Oh, it's not a prank.
Naging viral sila. Tapos, yun pala. Tapos, yun, pinagpadala siya ng cake every year na doon sa nanay niya. Ng cake shop. Kasi, well, nakinabang yung cake shop dahil, ano, naging viral. Naging viral siya. Tapos, ano, naging magandang storya. At syempre, nakilala ng husto yung cake shop na yon dahil sa kanila. Sorry, pero na, ano ako, ito yung friendship na talagang dinikitan sila kahit sa police station. Kasi ilang police station na eksena yung napanood natin dito? Mga tatlo? Parang tatlo. Oo, parang mga tatlong police station. Parang test of friendship yung pagpunta sa police station for them eh. Maliban sa ospital. Police station, diba? Ang dami palang magtatapos this week, no? Ayan, maya-maya na yung finale ng ano, 25-20, well, this weekend yung episode 15 and 16 ng 25-21, forecasting love and weather, and then Monday, Tuesday, nako, ano naman, business proposal, lahat yan ay magtatapos na. Ang dami. Pero, alam mo, in a way, pag nagtatapos din yung iba, parang nare-relieve din ako kasi at least makaka-start na ako ng bago or ang dami kasing nakapila, diba? Totoo. Hindi ko pa nga nasisimulan yung pachinko despite my statement last week. Nasisimulan ko na siya. For episodes sobrang... na siya. For episodes. Alam mo, ang fast-paced niya. Yung mga tipong pinanonood namin, ha, tapos na? Kasi ang galing. Well, ang ganda ng pachinko sa mga hindi pa nakakapanood. Four episodes and I think 8 episodes lang ata siya. So, mabilis matatapos. At yung mga gustong i-test, watch, mayroon silang free 1 episode pala. Yung episode 1. Doon sa Apple, nakita ko. Oo. 1 episode lang? Oo, yun yung free. Sige. Kami naman eh, tatry namin kung makukuha namin yung aming free Apple TV subscription para dun sa isang Apple item na binili namin. So, mayroon kasi yun eh, usually, diba, may free. Anyway, sana makuha namin yung free subscription para matapos natin yung ano, pachinko. Pero sa mga hindi pa nakakapanood, feeling ko naman worth it. Kasi 200, magkano ba? 250? 250, yes. Per month. Tapos ang dami na rin mga show sa Apple. Worth it naman siguro. 250 parang ano lang naman yun. Starbucks, mga dalawa. Ano ba? Dalawang Starbucks. Wala pang dalawang Starbucks yun. Isang Starbucks lang maiinom mo doon. Na venti? Oo, na venti. Para namang lagi nagsa-Starbucks eh. Anyway guys, thank you sa mga nanood at syempre, hello tayo sa ating mga friends sa Junior Geyser Philippines, Rose, si Maika, si Rosel, si Herma, Lance, L, Dina, ating mga friends, si Dina, ang ating mga friends. Thank you so much. At syempre, si Art. Si Kim. Hi, Kim. I hope nanonood ka. And, can you see na my birthday? Ay, si Art! Oo nga pala, belated happy birthday, yes, Art! Yes, belated. Dahil, kaya ba kayo nag-Boracay? Doon siya nag-celebrate with the parents. Oh, nice! Ayan, thank you so much guys and hope to see you next week. Comment down below kung anong mga gusto niyong pag-usapan natin na mga susunod na K-dramas. Gusto niya bang mag... Ano tayo? Puro finale, ano eh, no? I-unload natin ang mga feels natin sa mga finale na magaganap. 30 minutes per show. So, 1 hour 30 minutes tayo. Oo. Comment nyo lang. And I hope to see you again. See you on Saturday again. 8:30, syempre, dito sa Usapang Hallyu. And for more Usapang Hallyu, please subscribe na and follow our YouTube channel and of course visit our website hallyudrama.com and you can follow us on Twitter at hallyudrama and on Instagram at hallyudrama and we also post on TikTok and you can also join our Viber community group na hindi pa natin masyadong napopromote dahil busy si Hana. But sa ating mga friends na nandun na sa ating Facebook group
Yan, ipopost natin yung ano dyan, yung link sa ating Viber. Viber. Yeah. Kasi pwede kayong mag-post dyan ng anything and magko-comment-comment tayo. Magko-commentan tayo. Chika-chika lang anything kung mga pinapanood nyo para alam din namin. At mapag-usapan natin dito sa Usapang Hallyu. Ayan. Thank you so much, guys. Yan, mag-ingat lang kayo. And stay safe. Annyeong. Annyeong. Happy weekend.